Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri. Ngayon sa landasin ng buhay, bagong panahon, may pasaning taglay. Ano nga bang daan ang aking lalakaran? May pagkalito sa ibang katuruan. Titingin sa bundok, sa krus mong duguan, doon sa burol, ika'y nasumpungan. Maging tulad mo, O Jesus, sa pagmamahal at sa pangunawa. Maging kawangis mo, O Diyos, sa aking puso, isip at gawa. Kabaitan, kabutihan, kababaan ng kalooban, sa daan ng pagbabagong buhay, maging tulad mo, O Jesus. Sa puso muling babalik, babalik sa'yo. Sa wakas nga sana'y walang ibang layunin, huwaran mo lang aking susundin. Sa bawat araw, sa bawat hakbang, sa bawat galaw, tanging ikaw lang. Maging tulad mo, O Jesus, sa pagmamahal at sa pangunawa. Maging kawangis mo, O Diyos, sa aking puso, isip at gawa. Kabaitan, kabutihan, kababaan ng kalooban, sa daan ng pagbabagong buhay, maging tulad mo, O Jesus. Maging tulad mo, O Jesus, sa pagmamahal at sa pangunawa. Maging kawangis mo, O Diyos, sa aking puso, isip at gawa. Kabaitan, kabutihan, kababaan ng kalooban, sa daan ng pagbabagong buhay, maging tulad mo, O Jesus. Pag-ibig niya'y tapat at sapat, oh, sa piling niya.
baby ko. Naloko ng mundong mapaglaro. Ang bigat ng suliranin, di makaya ng dalhin. Itulog mo lang sa Diyos, walang hindi niya kayang lutasin. Kanlungan ng puso nating Panginoon, kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat sa pag, sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Magandang araw mga kapapuri! Ngayon po ay Biyernes na naman at Friday edition ng Papuri Program over 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan at sa ating YouTube channel na FEBC Radio TV. Ako po si Brother Larry, makakasama niyo ngayong araw, August 27, yan po, 4th and last Friday ng buwan ng Agosto, at malapit na po ang bear month at 120 days na lang po iyan bago po sumapit ang ating December 25 o araw ng Pasko, ang selebrasyon ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating mundo. At magkakasama po tayo for 1.5 hour ng musika, at syempre meron po tayong mga kwentuhan, konting trivia sa ating bansa, at syempre ang ating album feature of the day. At this time po ay naka-ECQ pa rin ang ating ilan sa ating mga areas dito sa Metro Manila at ilang mga provinces dahil nga po sa dami ng nagkakasakit ng COVID-19. Ito pong ating Delta variant. Dagdag mo pa dyan yung mga pinag-aaralan pang Lambda variant. Pero yan pong mga bagay na iyan ay dapat po nating ipanalangin sa ating Panginoon upang patuloy na umusad ang ating bansa, sa ating kalusugan at sa ating ekonomiya na rin. Atin din pong ipanalangin ang gulo sa Afghanistan, kung saan po na-control ng grupong Taliban ang malaking bahagi ng bansa. Sana po ay maging mapayapa at ma-repatriate lahat ng ating mga kababayan na nandun at makauwi na sa Pilipinas. Ganon din ang ibang mga nasyonalidad na nagtatrabaho din doon. At sana kung ano man ang gobyernong itatayo ng grupong ito ay maging maayos din sana. At ipanalangin natin, dahil ang Panginoon lang ang siyang makakagawa ng paraan at ng magandang kalalabasan dito sa pangyayaring ito.
atin ding ipag-pray ang speedy vaccination process ng ating bansa. Ayan po, ang inyong lingkod ay nabakunahan na rin sa wakas. First dose po dyan sa Araneta Coliseum noon pong August 15. Ang akin pong vaccine dose ay Moderna vaccine at okay naman po ako ngayon. Masigla naman po. Ito't kasama niyong nagbo-broadcast at nagkikwentuhan at tayo'y makikinig sa musika over Papuri Radio or Papuri Program. Atin din pong ipanalangin ang mga preparasyon na naririnig ko at nakikita rin sa ating mga balita itong darating na halalan 2022. Ayan, panalangin po natin yan dahil higit po sa kondisyon ng ating bansa ay magdedetermine din sa klase ng liderato tayo magkakaroon para patuloy na umunlad ang bansang Pilipinas. Ayan, click that subscribe button nang kayo ay mabigyan ng notifications, pati na rin yung notification bell at maasubaybay kayo sa mga iba pang radio TV broadcasts ng ating istasyon. Maaari po kaming i-text sa aming smart number sa 0999-233-5675 at sa Globe naman sa 0916-296-6620. At sa mga nagnanais pong sumuporta sa broadcast ministry ng FEBC, ayan po muli, nasa ticker, ayan pong gumagalaw na letra na iyan sa ibaba po ng inyong screen, ang mga bank accounts ng FEBC Philippines. Ayan, this month po ay ating feature pa rin ang aking mga pick o mga gusto at mga naging paborito kong papuri albums mula po ito sa mga naunang produksyon magmula ng itatag ang music ministry noong 1979. At mula po noong first Friday ng month ay na-feature natin ang papuri 4, 5, 6 at ngayon naman pong araw na ito, Papuri 7 naman po ang ating i-feature. Ito po yung 1985 album production ng Papuri FEBC Philippines. At sa susunod po na buwan, abang-abang lang po kayo sa mga social media post at ilang mga espesyal na albums ang ating pong i-feature sa ating programa. At sa ating pong pagpapatuloy ay narito po ang ating Bible verse of the day. Ito po ay isa pong verse wish sa akin ng aking kaopisina at manager na si Ma'am Via Pelea. At ako po ay labis na napagpala dito sa verse na ito. Ang sabi ng Isaiah chapter 25 verse 1 sa New International Version, "Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Things planned long ago." Ayan po ang pangako ng ating Panginoon na talagang nakahanda na ang mga magagandang bagay, wonderful things, ika nga, para sa atin. Kaya ikaw, kapapuri, kaibigan, kahit pandemya ngayon, maaring nawalan ka ng trabaho o kaya suspended ang iyong trabaho dahil sa ECQ o kaya hindi tayo makaipon at maraming mga gastusin. Ako, manalangin ka lang at magtiwala sa Panginoon dahil siya ang ating Alpha at Omega at siya ang naniniwala po ako na siya ang tutugon sa mga pangailangan ng iyong buhay at magsisilbing pag-asa nating lahat lalo na sa panahong ito. Ayan, huwag ka nga alis, kapapuri. Do enjoy and be encouraged sa musikang inihanda sa atin ng ating mga kaibigan sa 702 DZAS sa RTV. At mamaya-maya po ay papakinggan natin ang ating album feature of the day. For the meantime, enjoy the Papuri lineup dito lang sa music arm ng FEBC Philippines, ang Papuri. Di ko na malaman kung ano
ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Samantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako. Sa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala siya? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, ika'y napapagal sa malayo mong lakbay, sinimulan ng kaitagal, wari habang buhay. Naikot mang minsan ang buong sanglibutan, naririto lamang ang mo nga ang ibig.
ay iyong malilimutan. Naririto ang karamay, tapat mong kaibigan. Ibutin mang minsan ang buong sandaigigan. San pa man ang marating, tahanan mo. Thank you.
Marami ang nagpapangap, kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Ang aring lahat ng panaginip ay natutupad lang.
Welcome back sa ating programang Papuri. Inyo pong narinig ang first batch ng mga music selection, pero hindi pa po yan ang ating album feature of the day. At nagpapasalamat po muli ako sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang ito over 702 DZAS on the 4th Sunday of the month ng Agosto. Ayan po ang aking birthday month. Ayan, binabati natin ang mga streamers sa YouTube at radio listeners na sina Treble AC, Mac Droid, Rosalinda Manzano, Rosemary Casoco, si Lynn Rogacion, at belated happy birthday kay Nanay Leonida Francisco na naging 93 years old na noong August 14. John and Melissa Padilla, ang aking ka-August birthday na si Ruth Roberts from New Zealand. Ayan, hi din kay sa kanyang kapatid na si Abby A. Greetings kay Rain. Rain na siya ngayon, pero kilala ko siya noon bilang Rene Compuesto Alulod na aking childhood friend dyan sa Cainta, Rizal. May request siya. Meron siyang request sa awiting Nasaan Kaya Ako. Rene, subukan nating i-play yan mamaya-maya. At shout out kay Luella Zoe. Ayan, Luella, at sa kanyang music request nasusubukan nating ipatugtog o patugtugin ngayong araw na ito. Greetings din kay Early Kubang at sila Green Magat from San Jose del Monte, Bulacan. Salamat din sa pagbati Edgar Araza at Rose Lumawag. From Nagoya, Japan naman ay bumabati sa atin si Zara Chi. Ayan, hi Zara! At greetings din kay Rebecca Arsin at si kapapuring Kathy Alvarado na tumutok sa atin noong August 13. Binabati ko din si Pastora Cecilia Zeta. Ayan, mula po siya sa Chaong Bethel Temple. At si Pastor Edgardo Del Mundo ng Kabuya o Bethel Temple sa Laguna. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng bumati sa aking kaarawan noong August 13. Yan po ang aking broadcast day ng Papuri. Medyo naging silent po ako ng araw na yan, pero thank you po sa mga bumati via text, via message sa Facebook page, sa aking mga kaibigan, mga kuya at ate sa Papuri. God bless you all at thank you po sa inyong pagbati at well wishes. At nagpapasalamat din ako sa mag-asawang Pastora, Baby at Dave Ponce ng Antipolo Bethel Temple sa masarap na, ito na, brewed coffee. At meron pa silang binigay sa akin, ito yun, oh, yung kanilang blessings coffee. Ayan, sabi nga dito ay king of all herbs. At syempre lubos ang aking pasasalamat sa aking better half na ako, habang ako po ay nagbo-broadcast ngayon, siya po ay nagtatrabaho dito sa kabilang kwarto, si Joanne Del Campo Ilagan. Salamat dear sa iyong patuloy na suporta at pagmamahal. Yan, God bless you more. Ilang pagbati pa rin kay Weng Manalastas and family. Nag-birthday si Kuya Lelet noong August 16. Belated Kuya Lelet at Rojas family. Ninang Feli Medina, Ninang Pinang Manalastas, Ninang Lori Buen at si Ate Bex Uwanya. Kasama na ang aking mga married friends na si Romel and Grace Pendre, Patrick and Beth Salvador, Jemuel and Liza Luciano. Liza, salamat sa iyong pagtutok sa ating YouTube program noon. Sina Santi and Chachua, ang senior pastor ng Green Hills Christian Fellowship na si Pastor Larry Pabiona. At syempre ang aking mga kapapuri na sina Melissa Tonggol, Ayi Bautista, Ruby Poyos, Ava Canaselli, Viola Natividad, Che Dimain, ang grupong Barnabas, sina Mel, Pastor Chard at Ben. Chard, maraming salamat sa PP. Alam mo na kung ano yan. Thank you, pagpalain ka ng Panginoon. At sina Pastor Bong and Dang Hermosa, ating ding kapapuri host, at sila po ay based sa Hong Kong. At ang ating Kuya Arnel Depano, pati na rin ang ating twin bro Ruben Laurente. And at this time, nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng aking home church, ang Pasig Bethel Temple, sa kanila pong pagpapaunlak sa akin upang ako pa'y maapag-share ng mensahe sa pamamagitan ng awitin noon pong August 15 virtual service nila. Mula po sa leadership at sa pangunguna ni Bishop Renato L. Ongtangko. God bless you all! At sa atin ng pagpapatuloy, ating bigyan daan ang mga nag-birthday at magbo-birthday this week and today. Noon pong Monday, ayan, birthday ng ating kapapuri, senior papuri singer at legend na rin masasabi ko dahil sa ganda ng kanyang mga awitin at mga mensaheng
tumatatak sa isipan ng mga tagapakinig. Yan po ang ating Kuya Ricky Sanchez. Ayan, happy birthday Kuya Ricky. At ang aking namang, ito'y aking bunso sa simbahan, sa Bethel Temple, si May Manalastas. Ayan, siya po ang anak ni Ninang Weng Manalastas na lagi kong binabati. Nandyan po sila ngayon sa Angono. May, enjoy your birthday at God bless you more. Sa August 26 naman, ang ating kapapuri at asawa po ito ng ating sound engineer for the longest time sa Papuri Music Ministry na si Roger Padrinao. Happy, happy birthday, Ate Jean Padrinao. Ayan, God bless you more. At sa August 27 naman ay birthday po ng ating kapapuri singer na si Dina Armisen. Siya po ang asawa ni Paul Armisen na siya po nating papuri composer at papuri arranger. At siya rin pong sumulat nang awitin sa aking album, ang carrier single na Nananalig. At happy birthday din kay Joshua Luciano. Siya po ang nakakabatang kapatid ng aking best buddy na si Gemma Luciano. Josh, happy birthday at sana tayo'y makapagkaping muli maliban dito sa hawak ko ngayon. Pero pag natapos na ang pandemyang ito. Ayan, at sa August 28 naman ay birthday ng ating kapapuri at isa po sa mga nirerespeto at hinahanga ang mainstream music o artist na walang iba kundi si Asel Van Omen. Asel, happy happy birthday at kami natutuwa sa papuri at nakasama ka namin in the recent Papuri Album and Concert Productions. Ayan, at ang ating pong himpilan ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang ating pong broadcast ay naririnig din sa mga sumusunod na FEBC regional stations. Yan po ang 104.3 The Way FM Legazpi City, 1233 DYVS Bacolod City, 1143 DZMR Santiago City, 1116 DXAS Zamboanga, at kasama ding naririnig ang papuri sa The New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice. Ang ating pong album feature ay nagawa noong 1985 at yung pong taon na yan, nandito po ang ilan sa mga highlights at nangyari sa ating bansa during that production year nitong ating album feature of the day. Noon pong June 12 ay nirelease ng Central Bank ang New Design Series ng 5 piso. Ngayon po kasi ang 5 piso ay barya na lamang. Pero noon pong June 12, 1985, ayan po, makikita nyo, nilalagay ko ang picture dito sa ating YouTube video. Yan po noon ang 5 pisong papel. Yan po ang aking inabutan at madalas ko ngayon sa aking tatay. So, yan po, noong June 12, 1985, nilabas nila ang disenyo ng 5 piso na iyan na merong mukha ni Emilio Aguinaldo. At noon naman pong November 8, ito po, November 8 noong taong 1985, ay nagbukas ang SM City North EDSA at siya po noon ang tinaguriang first SM Supermall sa Pilipinas. Yan, yan po madalas nating puntahan ang SM North EDSA, officially opened noong November 8, 1985. At noong December 9 naman, the Philippine Daily Inquirer, ayan po ang litra po kanilang logo pala, was founded by Eugenia Apostol, Max Sullivan, and Betigo Belmonte as the broadsheet releases its first issue. Ayan po ang dyaryong Inquirer na siya naman pong na-release noong December 9, 1985. At ayan po ang mga nangyari noong taong 1985, taon kung kailan po pre-produce ang ating album feature of the day. Sana kayo po ay mapagpala at patuloy na mag-enjoy sa pakikinig. Ayan po ng ating musika over a cup of coffee dito po sa ating programa. Narito na po ang ating album feature, ang Papuri 7, dito lang sa Papuri. Ang ating lipunan
walang katapusan aking pagdurusa. Patuloy kong hinahanap ang kalutasan. Bakit kaya di ko matagpuan? Sino ba ang aking kailangan? Ikaw pala, ikaw pala. Bibigyan, hanapin siya.
Kayo po ay nagbabalik sa programa ng Papuri at narinig po ninyo ang unang batch ng ating album feature of the day, mga awitin ng pagpupuri at pag-asa sa Panginoon na hatid sa atin ng Papuri 7, the 1985 album production ng Papuri FEBC Philippines. Muli po itong inyong kasama si Brother Larry ngayong araw na ito, petsa po August 27, 2021 at narito na po ang ilang mga impormasyon patungkol sa ating album feature of the day. Ang Papuri 7 po ay merong 12 awitin. So ito po ay isang 12-song album na siya pong ginawa noon ngang 1985. At sa mga album po na ito, aking pong babanggitin ang mga pangalan ng awitin, ang kompositor at ang mga umawit at ilang pang mga naging bahagi sa produksyon nito. Una pong awitin dyan si Jesus ang kaganapan ko ng ating kapapuring Abraham Gross Gorospe Jr. na inawit naman ni Andre Castillo, Eric Dizon, Nila Dimagondayaw at Kathy Garcia Alvarado. Ikaw pala Panginoon ni Lorraine Ancheta sa Sabayang Tinig ni Ronald Rivera at Lorraine Ancheta. Humingi, hanapin, kumatok ni Danilo Ambida at inawit muli ng ating quartet kanina sina Andre, Eric, Nila at Kathy. Biyaya niya'y sapat ni Arceo Tolentino, binigyang buhay ni Ati Roxy o Ati Roxanne Gorospe. Si Jesus ang tanging pag-asa ni Valen Orena, inawit sa atin ni Ray Edmilao at Terry Javier. Kailan pa man, ito po ang unang obra o sali ni Kuya Arnel De Pano na siya ring umawit ng kanyang komposisyon. Wala nang hihigit ni John Manalo, inawit sa atin ng grupong Tanglao Singers. Tagumpay man o kabiguan ni Rez Valdez, inawit ni Menchi Deseo. Si Jesus ang lahat na kinompose ni June Serino at inawit ng aking voice teacher sa batch, walang iba kundi si Maestro Edward Granadosin. Si Kristo ay sapat na ni Bobot Almasco at inawit ni na Jimmy Lim,
Butch Charvet at Ruth Rocabo. Mahal ka niya ni Raul Florentino at inawit muli ng ating grupong Tanglao Singers. And last but not the least, Si Kristo Ay Sapat Sa Akin, isang obra ni Philip Taroja na inawit ni Jim San Juan, Philip Taroja at Ali Castillo. Ang producers po ng Papuri 7 ay sina Romy Dinglas at Kuya Andre Genesio. Ang recording engineers po ay sina Roger Padrinao at Ed Sulit. Recorded and mixed at the music recording studio ng Far East Broadcasting Company dun pa ho sa ating lugar sa Karuhatan. Ang mga nag-provide naman na musikero na nagbigay ng ating minus one o akumpanya ay walang iba kundi sa keyboards, si Alvin Nunez. Sa guitars, si Clint De La Calzada. Sa bass guitar, si Colby De La Calzada. Drums, si Jun Regalado. At ang mga areglo at nagsalin nito sa isang napakagandang musical piece, si Alvin Nunez, Lito Balagtas, Philip Taroja, at Colby De La Calzada. Ayan po ang ilan sa ating mga impormasyon dito sa ating album feature. At sana po kayo'y mag-reminis nung ito'y una niyong marinig nung mid-80s. At habang pinapakinggan ninyo, ay patuloy nating purihin ang ating Panginoon, alalahanin ang kanyang kabutihan, at patuloy tayong ma-encourage dito sa musika ng ating Panginoon na hatid sa inyo ng Papuri Music Ministry. Tuloy na po natin ang musika pa ng Papuri 7 dito lang sa Papuri! Pag-ibig mo, kaluluwa.
dahil sa'yo.
Ang buhay ko sa'yo'y mayroong
ang lahat ko ay ikaw. Ang nais ko ay ikaw sa aking buhay. Ikaw ang tangi kong ligaya, tanging pag-asa. Pag-ibig mo'y wagas, dakila ka't tapat. Ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan. Ang nais ko'y ikaw sa aking buhay. Ikaw ang tangi kong ligaya, tanging pag-asa. Pag-ibig mo'y wagas, dakila ka't tapat. Ang buhay ko saan dako ang pinupuntahan upang makadama ng kapayapaan. Sapat na si Jesus upang ating makamtan ang tunay na katahimikan. Kaligayahan kay hirap matagpuan, kay Kristo lang mararanasan. Kapayapaan kay Kristo mo sa pat na si Kristo.
Inyo pong napakinggan ang ating album feature of the day, ang Papuri 7. At sadly, malapit na pong mag-alas 6 ng gabi. Napakabilis po ng oras. Pero we thank God it's Friday. At nagpapasalamat tayo sa isang linggo na natapos kung saan ang karamihan sa atin ay nag-work from home at protection din. At pasasalamat doon naman sa mga nagtrabaho o kailangan ng umalis sa kanikanilang mga tahanan. We thank God na the week has... we have experienced this week. Natapos na nga ito at we look forward sa kapahingahan at iba pa nating mga gagawin ngayong darating na weekend. Kaya let me just say to you po na have a blessed weekend ahead. Ayan, as we close the program today, ay uunahin ko muna magpasalamat sa inyong pagsama sa akin ngayong 4:30 ng hapon hanggang ngayon pong mag-aalas 6 ng gabi. At ako po ay inyong uling makakasama sa, ayan, tingnan natin ang ating calendar. Ayun, September 3, bear month na ho yan. Sa September 3 ay makakasama niyo uli ang inyong lingkod, si Brother Larry. At kayo po sana ay huwag din magsawa sa pakikinig ng Papuri Songs at sa mga nagtatanong po patungkol sa ating Papuri app. At mga gusto ring mag-download at makinig ng Papuri Music ay panoorin at pakinggan po ninyo ito. Kumusta po kayo mga kapapuri? Nais po naming humingi ng paumanhin sa kasalukuyang hindi magagamit ang Papuri app. Amin po itong isinasaayos para mapagbuti ang inyong pakikinig gamit ang app. Samantala, maaari po kayong mag-stream at mag-download ng mga awit ng Papuri sa pamamagitan ng ating opisyal na website, papurimusic.febc.ph. Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan, mag-email lamang sa info@febc.ph. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at patuloy na suporta. Ayan po ang ating advisory sa Papuri app. Huwag po kayong mag-alala. Kami po ay magbibigay ng update sa inyo kapag po ito ay nagawa na. Kaya for the meantime po, just visit our Papuri Music Room to stream and download Papuri Music as well. Nagpapasalamat po tayo sa ating technical group na umalalay sa atin upang maisagawa ang broadcast na ito. Yan ang ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site, ang ating production technical on duty, ang Radyo TV o RTV team, engineers on duty at sinakapapuring Kayla at kaagapay na Eileen sa walang sawang pag-coordinate sa programa na ito. Naku, madalas kong sabihin po ito. Ang Papuri po ay mapapakinggan po natin mula Lunes hanggang Biyernes at susunod na po dito sa programang ito ang Hudyat Balita. At syempre, wala na po akong iba pang masasabi kundi kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Mag-ingat po palagi, sumunod sa health protocols at kahit po mahirap ang panahon ay patuloy kayong umasa sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan, ito po si Brother Larry at lagi po nating tatandaan na sa lahat ng bagay, pangyayari at sitwasyon ay lagi pa rin sa Diyos ang papuri.
Nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.